Malasa talaga ang pata ng baboy sa mga sinabawang putahe. At hindi lang ito basta malasa. Napakayaman pa nito sa collagen. Tara, magluto tayo ng kinamatisang pata ng baboy. Unang gagawin natin dito, ipaparboil muna yung pata para matanggal yung amoy sunog. Pati na kung may anumang hindi kaaya-ayang amoy ito. Dapat nagamit pala dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Pagkalagay ng mga bay leaves, pwede nang isunod ang asin. Saka na ilagay ang suka. At pagkakulot ng suka, hayaan muna itong kumulo ng 3 minuto. Saka na ilagay ang pata ng baboy. Nahugasan ko na palang mabuti kanina ang mga pata bago iparboil. Sa pagpaparboil nga pala, kailangan nakalubog lahat ng mga sangkap sa tubig. Hayaan lang itong kumulo ng 3 minuto. Hindi na kailangang takpan. At pagkatapos nga itong pakuluin ng 3 minuto, pwede na itong ahunin. Saka na ito hugasan sa running water, patiktikin sa strainer at itabi. Matapos ngang maiparboil ang pata, pwede nang maggisa. At pagka mainit ng lutuan, pwede nang ilagay ang mantika. Medium setting lang ng apoy ang gamit dito. Painitin saglit ang mantika, saka na ilagay ang sibuyas. Agad ding isunod na ilagay ang bawang. Patuloy lang na igigisa ang bawang at sibuyas hanggang sa mapalabas na ang bango nito. O kaya ay hanggang sa ganito ng itsura nito. Pagka naamoy na ang bango ng bawang at sibuyas, ilagay na ang pata ng baboy. Isasangkotsa muna natin ito sa mga rekado bago lagyan ng tubig. Sa pagluluto kasi ng kahit anumang karne, importante talaga ang proseso ng pagsasangkotsa para sa mas masarap na pagluluto. Parang ganito lang, balibaliktarin lang sa loob ng 3 minuto. Pagka nakita na medyo nagmamantika na ang pata, pwede nang ilagay ang patis. Lutuin mo ng patis ng 1 minuto. Saka na isunod ang kamatis. Takpan, saka na i-adjust ang apoy sa mahinang setting nito. Patuloy na lutuin hanggang 5 minuto o kaya ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. Matapos nga ang 5 minuto, yan o, napalambot na nga natin. Para mas malasa ang pagkakaluto nito, ligisin lahat ng kamatis. Pagkaligis ng mga kamatis, ilagay ng labanos. Isinasabay ko na ito sa pagpapalambot ng pata. Mas gusto kasi namin dito sa bahay yung ganitong pagkakaluto ng labanos. Masarap talaga. Matapos ngang masangkot sa mga rekado ang pata, pwede na ngayon maglagay ng tubig. Dapat ganito lang kadami ang tubig. Yung pantay lang sa mga rekado. Pagka masyado kasing marami ang sabaw, hindi na masarap. Dahil pakukuluan na natin to, kaya takpan at i-adjust ang apoy sa pinakamalakas na setting nito. At pagkakulo, ay i-adjust ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Saka na ito patuloy na lutuin ng isang kalahating oras. Matapos ang isang kalahating oras, napalambot na natin ang pata. At dahil magdadagdag na tayo ng mga rekado, kaya i-adjust ng apoy sa pinakamataas na setting. Timplahan na ng chicken powder at asin. Mahalaga na tikman na ito ngayon para maihusto ang lasa. Manyaman eh. At pagka naihusto na ang lasa, pwede nang ilagay ang mga gulay. Naglagay tayo dito ng sili at bagyo beans. Maglagay din ng napa cabbage. Saka baby bok choy. Mabilis lang talaga lutuin ang mga gulay, kaya lutuin lang ito ng mga 2-3 minuto para naman malutong pa pagkakakainin. At ang pinakapanghuli, i-garnish na ito ng spring onions at siling labuyo. Ang bango ng sabaw, grabe.